Yung mga ka-reaper, nandito naman ako. Ay papakita ko sa inyo ngayon ang paano mag mag-leak check ng isang blast chiller at saka mag-charge. Ngayon, kung tingnan nyo sa video, ginagamitan namin ang electronic leak detector para sigurado at saka hindi lang kay leak detector ang ginagamit namin, meron din kaming sabon para kung ma-detect sa no, ma-detect sa leak detector electronic ay ititesting sa sabon kung may bubbles ba. Yan, kailangan talaga pag mag-leak check ka, possibly naman mag-leak ay mga fittings, mga covers, yun, mga sa expansion valve, yun. Yung may mga fittings na yan talaga mag-leak palagi. Kung makikita nyo, yung blast chiller namin, yung cooling niyan sa condenser ay water-cooled. Water-cooled ang cooling namin, yung tawag namin dito, cuttering. Yung cuttering na yan, pinapalamig ng AC, may heat exchanger siya, tapos may bomba, tapos tatakbo na lahat dun sa, sa lahat ng system. Sa blast chiller, mga under-counter fridge, ice machine, rich-ins fridge, yan. Yan yung mga cooling namin. Kaya dito, mas maganda dahil water cold, hindi ka mahihirapan. Yan, ang leak check na namin, hindi ko lang na kanina na video, may leak check, may leak dun sa, sa expansion valve sa evaporator side. Binalik ko na dun. Nilik-check ko rin dito sa compressor side para sigurado. Wala namang leak. Ngayon, ikakargahan na namin para makikita namin kung may pagbabago ba. Kasi matagal din itong hindi gumagana dahil wala namang gumagamit. Ngayon, ang pinagana namin, yung refrigerant siguro, alam mo, pag standby yung standby yung compressor, hindi umaandar, lumalabas yung mga refrigerant pag may malik ka. Sa ngayon, nung pinaandar namin, yan, kikita nyo, 1 bar na lang naiwan sa pressure gauge. Yan, umpisahan na namin pagkarga. Yung pagkarga naman ito, madali lang dahil siguro alam nyo na kung paano magkarga. Pero pag pag magkarga ka, dapat dandahan din. Hindi lang bukas ka na lang bukas dahil siyempre yung compressor, din yan na rin pag pinakain mo ng pinakain, dapat dandahan lang. Para din tao yan pag pinakain mo ng pinakain, masusuka yan. Baka mag-trip pa siya. Dapat pag magkarga, dandahan lang, pitik na pitik ka lang. Makikita mo naman sa pressure Yan, kung makikita mo, pinapislightan ko yung yung side glass. Pag makikita ka ng bubbles, ito si kulang pa yan. Dapat clear yung side glass, walang bubbles. Yan yung standard talaga na mag-charge. Pag mag-bubbles kasi, may posibilidad na yung system mo magkaroon ng kumbaga hindi masyadong lalamig dahil yung refrigerant mo kulang. And then, imbis na liquid papunta dun sa sa evaporator ay pagkulang ay halo ng gas. Kasi yung liquid papunta sa evaporator, paglabas niyan, gas na naman yan papuntang compressor. Siguro mga ka-reaper, alam niyo naman kung ano mga yung system sa refrigeration, kung saan yung nagbabago yung pressure, naging liquid,
magiging gas. Bisik naman yan eh. Pero dito sa dito kasi tinuturo ko lang kung paano ano paano mag proper charging. Yan. Kung na-charge na, siguro din yun naman na ano na may leak, kaya yan tinitingnan ko, pinag-anuhan ko ng soap. Kasi malalaman mo yan pag may ano eh, may leak talaga kasi magbabubbles, di ba? Ano na yan, double check lang na ano na naka-charge na siya. It means to say, sigurado ka na wala talagang leak. Kasi puno na yung system, taas na yung pressure. Pag taas yung pressure, siyempre kung may leak talaga siya na ano, kunti, lalabas na yun. Yan. Yung mga hindi pa pala naka ano, naka subscribe sa ano ko sa YouTube channel ko, ay paki-click na lang yung ano yun, yung subscribe tsaka yung bell button. Lagay mo na lang sa all para pag may mga bagong video ako, eh ma-notify ka. Kaya ito patapos na. Nag-leak check na lang. Yan. Wala namang leak. Pati yung evaporator, okay naman, wala din leak. Kaya hanggang dito na lang. Mga ka-repair, sana mag-subscribe na kayo. Ingat. God bless. Bye-bye.